psych mates, psyches, and future psychometricians, or whatever you want me to call you. I am Roujane Kathreen de Libunao, incoming fourth-year psychology student at University of Batangas, Lipa campus, and I am currently the fourth-year representative of our organization, which is the Guild of Aspiring Psychologists. I am very grateful and happy to share to you my experiences as a psychology student since we are the last batch who experienced face-to-face before pandemic. So in this video, it has two parts, which is the first one is the my life before pandemic or my experience as a student before pandemic during face-to-face, and the next one will be the online class or the new normal. Yeah, that's it. So here we are now, the first highlights of my video, which is my experience doing face-to-face. So at first is the orientation. Simula ko sa orientation. Sobrang tuwan-tuwa ako sa pag-welcome ng mga psych officers sa amin. Kasi meron silang ballpen na binibigay, yung parang sign na psychology student ka. Sobrang ganda-ganda ako sa ballpen. Iningatan ko yun ng ilang buwan hanggang matubos yung tinta. And nung nawala siya, sobrang lungkot ko kasi sobrang ganda-ganda talaga ako dun sa ballpen na biniligyan nila. Meron ding motivational quote yun na nakasama, which is bookmark din. Ang ganda ng pag-welcome dun. Palang tuwan-tuwa na ako na. And then, first day of school, sobrang A-section ako nun. And solo lang ako. Siyempre, solo lang ako kasi yung mga friends ko ibang course yun. So, hindi ko pa alam. Culture shock pa ako kasi hindi ko nga alam kung paano ko ba papasamahan or kung paano kasi bagong environment talaga eh, no? E di yun. Pero, I'm glad naman kasi classmates ko is sobrang mababait. Sobrang, nila, bumati-akit sila, ganyan. And then, meron talaga ako naging friend siya. Meron. And sadly, hindi na siya ngayon nag-aaral dito sa UB. Pero, siya yung una kong naka-ano. And then, yun, fast forward, sobrang okay. Pero, nilipat kami sa B section kasi masyadong madami yung A and kakunti yung B. And I'm glad kasi, kasi nga sobrang saya na experience ko. Yung sa B section, sobrang solid. As in, buong, meron man kami mga groupings, friends, pero as a whole section, sobrang wala kaming, may problema kami, may konti lang. Pero, sobrang solid, sobrang may unity talaga. As in, tulungan every activity yan. And then, my third experience is, sumali ako sa binibining kasuotan, yung health, Filipino organization yung nag-organize nun. First time ko siya, I'm not into pageantry kasi talaga. Parang ayaw ko sa takot ako sa Q&A. Talaga kinakatakutan ko Q&A kasi nga, I'm not into impromptu kasi pwede pa ako sa written, sa mga literature yung memorize, ganyan. Pero pag impromptu na, tapos nandun ko pa sa stage, and dami, yun. May fear talaga ako sa Q&A. Pero ako yung pinili, edi go na kasi, syempre, it's an honor for me to represent our department, which is the SEAS. Department, nagulat ako kasi department pala i-represent ko nun. Pero, fast forward, yan. Tinabahan ako sa QA, guys. Nag-English ako dahil. nag-English ako. And, ayun. Medyo, tayo. Naging fourth tayo. Yan. Fourth pa lang. So, not a bad experience. And then, the fourth one is the... Sumali na naman ako sa pageant. Pasay Club naman to. Ako naman yung nag-represent sa section namin. Which is... Yeah, the B section. Dalawa kami nun eh. Ako, tsaka si... yung Libunao ako and Libuano eh. Tapos yun, si Jay at tsaka si Joshua. Yun. Sobrang, yun. First time kong magsumali ulit sa ganung pageant na sobrang... alam mo yun, basta experience may talent, may... Iba't ibang susuotin pa dito, ganyan. And
eh, napasabak na naman tayo sa pageant 3. Eh, inarab ko pa din kasi ako din yung pinili. Siyempre, nakakaya naman kung nakita ko talaga yung unity namin isang section kasi na kailangan talaga ng tulungan since fundraising din yun. Yung may piso para sa iyong kandidato yan. And I'm, yun, sobrang na-overwhelm ako sa support ng aking mga friends, lahat-lahat. And, luckily, nakuha ko ang first runner-up ng Miss Psychology and the best in production number, best in production attire, at saka, nanon ba ito isa? Pero pakita ko na lang siya. Ayan. And look at this clip. Yeah. To love is not to look for anyone to compete as. Rather, to love is to look for someone to complement us. This only goes to show that love is purely complementary. We must be complete as individuals. We must be whole in our own. We must be capable of self-love, so we must be capable to give love. Only through using self-love as the foundation of our relationship can we ensure the stability of our future with someone else. So give credit to yourself, let happiness within yourself, and most importantly, love yourself. And I believe in self-love. I am Roujane, Kathreen, Libunao, representing Bachelor of Science in Psychology. That's my advocacy. Yes. Self-love. Pwede ko ma-apply sarili ko. Char. As the go-by, syempre, natututunan ko na din naman kasi sobrang laki na natulong ng psychology sa akin. And, okay, third na ba yung sinabi ko? Third experience. Fourth experience is the horror booth. Yung mga booth nung, inter-program yata yun eh. Booth. Isa ako sa organizer lang naman. Pero yung tumutulong naman nun, yung sa mga tickets, ganyan. Isa din yun sa, isang napaka, nagtagumpay na project ng ating gapsy, yung horror booth. Kasi talagang, pinilahan, and talagang blockbuster, kumbaga. Kasi yung mga nag-doon, salut dun sa mga nag-act dun sa loob kasi sobrang nakakatakot talaga. Then yun, speaking of inter-program, lumaban din kami na at sa cheer dance. Yan, cheer dance. Look at this people. Hirap din naman namin. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin nung bago namin rating and class. Yeah, luckily, champion kami. Champion kami, nirepresent namin ng SEAS department and champion kami sa cheer dance competition. Sobrang pasa. Ayun yun, sakit na ng likod, sakit na ng katawan. Lahat yun nawala nung nag-champion kami. And yun, yun, isa sa mga masasayang experience ng face-to-face and talagang memorable siya. And sad, di man lang namin na tapos yung first year namin sa UBLC. Face-to-face. Yun ang nakakalungkot. Kasi inabutan kami ng pandemic. Sobrang saya ang masasabi ko. Then, sobrang memorable. And kaya, I'm hoping na sana face-to-face tayo dito. Looking forward na face-to-face na tayo. And sabi din naman, hoping na ma-approve tayo. Yeah. And now, for the second highlights of this video, which is my experiences during pandemic na, coping with the new normal. So, to be honest, a lot of struggles talaga nangyari sa akin. Ito. Halos late na ako magpasa. Lagi akong nagka-cram. Kasi nung wala talaga yung motivation ko na mag-aral after nung pandemic. As in, kasi
ko alam, pero talagang nawala yung motivations ko. And isa pang struggle ko nun is time management. Yeah. As a working student, mahirap talaga siya. And may responsibility ka pa sa bahay. Sa bahay, sa school, sa work. So yun na lang naman. Pero about some naman, to be honest, pero I'm good kasi consistent din, sister pa rin ako. And yun lang. Sobrang pinagpapasalamat ko yun kasi syempre with the help of our professors na di nagsisawang tutukan kami sa pag-aaral namin. Like, kapag may hindi kami naipasa, nandyan sila para i-remind. But my experiences, yun. Yung mga webinars na ginagawa, sobrang nakatulong kasi sobrang talagang, ang dami mong mapupulit na lesson sa kanilang mga webinar. Sobrang, would I have a guest speaker na, yeah, yung knowledge nila, sinishare nila. Sobrang dami matututunan sa mga webinars na kinandak ng Gapsy, ng aming organizations. And then, isa pa is yung Psych kamustahan. Sobrang, it helps me a lot na mag-refresh na, yun, parang pahinga ko na din yung kamustahan kasi na nitong pandemic, alam ko sa inyo na madami din yung nangailangan ng ng person to talk to, ganyan. Kasi ang hirap pag-aral mag-isa sa bahay, yung dala kang kasama, friends, ganyan, diba? And minsan overloaded pa, diba? Yun, sobrang katuloy yung psych kamustahan. And then, yung mga events like Pasay Klaban, natutuwa din ako kasi even though online, nagawa pa rin nila itong success. Yan. Yan. Nag-join ako. Dalawa yung sinalihan ko na competition nila, which is the Aura Psychologia and the Psychology Fox Devang ata yun. And that pareho silang naipanalo with the help of my friends yan na nag-react sa akin. And syempre yung judge na ako maging part ng organization na to, pero as a vice president external or internal. Basta yung external or internal. Yan, nag-try ako. And binalad. So, but this year, sobrang honored po ako and overwhelmed na sinuportahan ako ng aking mga sitemates and binigay sa akin yung position na to, which is the 4th-year representative. And bago kasi nga, pangarap ko bago ako mag-graduate, ay maging part ako ng organization na to. Kasi isa to sa mga active organization sa school. Isa pang experience ko is yung intermission number namin na ipinalabas sa webinar. So, nasaya ako kasi nakasaya ako ulit. At least na-showcase namin yung talent namin ulit during the webinar. And overall, saya naman ako sa 3 years ko si Psych. And yeah, sobrang dami ko naging friends. And sobrang laki talaga naging natulong ng Psych sa akin. Kasi nga, ang Psych, natuto kong mag-handle ng kahit sarili kong ugali na handle ko na. Sobrang moody ko eh. And hindi ko talaga siya control. And natuto din akong makihalibido sa may mga, yung tinatawag nilang, natuto akong makihalibido sa kanila. Natutuwa sa akin mga friends ko kasi nagagamit ko daw yung pagiging psych ko sa pagkakausap sa kanila. Yan.
tumutuwa din naman ako sa na yung mga natutunan ko na ibibigay ko na i-apply ko in real life yung paano sila i-handle ganito ganyan. Yan, sobrang overwhelming maging sidestep. Kaya, ayun, I encourage you na nanonood na baka naman i-consider mo ang psychology na course. Mag-enroll ka na ngayon sa UBM, part of our organization. Ika magsisisi maging part na aming organization. Don't forget to like, subscribe, and then updates, just click the notification bell. Bye! Thank you!